Saksihan ngayong gabi, Barangay Kagawad sa Pasig itinumba. Anim na umarisang kusauldapan, patay sa engkwento sa mga pulis sa Antipolo. Sako-sako mga kemikal na sangkap sa paggawa ng bomba at pampasabog, bistado sa Cavite. Igan, bistado ngayong gabi ang mga sako-sakong kemikal na sangkap sa pampasabog. Dalawang suspek ang arestado sa operasyong umabot hanggang sa Quezon. Mula sa Cavite, saksi live si Jamie Santos. Jamie? Pia Igan, sako-sakong ammonium nitrate at mga blasting caps ang nasamsam ng Cavite CIDG sa kanilang operasyon kanina. Tig 25 kilos ang bawat sako ng nasamsam na ammonium nitrate. Kemikal ito sa fertilizer o abono, pero sangkap din sa explosives o pampasabog. 30 sako ang mga iyan sa kabuuan. Ang nakasulat sa mga sako, starch o gawgaw. Ayon sa mga otoridad, estilo ito para iligaw ang mga nakabantay sa mga checkpoint. Nasamsam din ang nasa 1,000 pieces na improvised blasting caps. Lahat ng mga ito, kumpiskado sa dalawang magkasunod na bybus ng Cavite Criminal Investigation and Detection Group Provincial Field Unit. Dalawang lalaki ang nahuling nagbebenta ng illegal controlled explosive substances and paraphernalia. Unang naaresto si Charlito Tenorio sa Barangay Bacaw 2, General Trias City. Ang itinuturong mastermind na si J.R. Suson, nadakip naman sa follow-up operation sa National Highway Barangay Isabang sa Lucena City, Quezon. Bukod sa magkontrabando, nabawi rin ang marked money at isang van sa mga suspect. Hindi pa malinaw kung saan plano gamitin ng mga suspect ang mga sangkap sa pampasabog. Hindi kami nabigyan ng pagkakataong makuhanan ng pahayag ang dalawa. Mahaharap sila sa mga reklamong paglabag sa RA 9516 o Illegal Unlawful Possession, Manufacture, Dealing in, Acquisition or Disposition of Firearms, Ammunition or Explosives, or instruments used in the manufacture of firearms, ammunition, or explosives. The amount of explosives seized from the suspect is massive enough to reach a danger range of 1.2 kilometers when open detonated. Pia Igan, nagsasagawa pa ng follow-up operation ang Cavite CIDG sa iba pang sangkot sa pagbebenta ng pampasabog. At live mula rito sa Cavite, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Napatay ng mga pulis sa Antipolo City ang 6 na robbery hold-up suspect na tiniktikan kasunod ng seri ng hold-upan sa Central Luzon at Calabar Zone. Saksi si Emil Sumangil. Ilang minuto pagkaparada ng kotseng ito sa isang gasolinahan sa Antipolo City, pasado alang 1:30 kanina madaling araw, may dumating na police mobile. Biglang umandar ang kotse. Hinabol ito ng isang police dahil ang plaka nito natuklas ang rehistrado sa ibang kotse. Nang diabutan, bumalik siya sa police mobile saka umabante. Ayon sa Antipolo Police, nagpaputok na pala noon ang mga suspect laban sa mga miyembro ng Highway Patrol Group. Nung lalapitan ng operatiba natin, kasi nga yung plate number nga nila is hindi tugma dun sa sasakyan, tinutukan yung mga tropa natin. Papatakas sa Baras Rizal ang mga suspect, bukod sa mga nasa kotse, may dalawa pang nakamotorsiklo. Nakainkwentro nila ang mga operatiba ng PNP Rizal at Highway Patrol Group, Task Force Limbas, Special Operations Division, sa inilatag na roadblock sa Marcos Highway, Sitio Busubuso sa Barangay San Jose. Nung nakita nilang may roadblock na, nataranta na, despite doon sa mga warning ng mga operatiba natin na sumuko sila, pinutukan pa rin yung mga operatiba natin. Kaya nag-retaliate. Sa tindi ng barilan, nagkalat ang mga basyo ng bala. Patay ang 6 na suspect na nakuha na ng matataas na kalibre ng baril. May isang pulis na tinamaan pero ngayon ligtas na. Ang grupo ng mga napatay ang itinuturong utak sa serye ng robbery holdup sa Central Luzon at Calabar Zone. Posibleng kasabwat daw nila ang mga nanloob noong isang linggo sa isang convenience store sa Antipolo kung saan napatay ang guard on duty. Based on our information, is yung iba kasing grupo na is dating mga security guard. Actually, meron na kami nahuli dito ngayon, dati ng security guard. Tinitingnan namin ang identity ng mga sakyan at mga baril na na-recover natin sa scene. Emil Sumangil, ang inyong saksi.
Kapos na drainage system at nasirang bahagi ng dike ang tinitingnang dahilan sa matinding pinsalang dinulot ng Bagyong Maring sa Baguio City at Mangar, La Union. Hiling ng mga residente pang matagalang tulong. Mula sa La Union, saksi live si JP Soriano. JP? Pia, abot sa 50,000 pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Maring ayon sa NDRRMC at marami nga sa kanila ay dama pa rin ng takot dahil sa dilubyo. Paano namin maayos yung mga gamit namin, mababalik yung mga gamit namin, ganun. Kasi yung asawa namin, construction lang, magkano lang ang sahod. Nakaligtas man sa kalamidad, pero problemado sa kinabukasan ang mga taga Bangar, La Union. Tumas ng tubig, no? Hindi ako makakuan. Umupo ako ganyan. Maganyan ako dito sa loob. Kuwidi ko. Nagtayo ako kasi datong ganito yung adigi. Kahit ang munisipyo, binaha. First time talaga na nakarating dito yung tubig. So all we had to do was pray. Yun lang yung kailangan gawin that time. It was the worst. It's the worst in years. Nagsimula nang dumating ang tulong sa mga nasalanta sa bayan, kabilang sa mga nagdala ng relief goods, ang GMA Kapuso Foundation. Kanina, pinuntahan ng mga tauhan ng Municipal Engineering Office at LGU ang dike sa Amborayan River. Ang pagkasira ng bahagi ng dike, isa sa mga tinitingnang dahilan ng matinding pagbaha sa lugar. Kung magkakaroon man ng baha ulit yan, itong part na to, kahit na dito sa atin, sa kinatatayuan natin, possible na bibigay ito. Nagpapatulong kami na mabigyan kami ng priority sa pagpapagawa sa immediate sanang rehabilitation of our dike. Kasi kung hindi yan maayos agad, talagang mababaha lalo ang Bangar. Sa datos ng La Union, mahigit 23,000 na pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Maring. Napuruhan din sa pagbaha, pati landslide, ang Baguio City at Benguet. Sa loob ng 3 dekada, tuwing Oktubre, ay umaabot sa mahigit 454 millimeters ang naitatalang ulan sa Baguio Synoptic Station ng Pag-asa. Pero sa loob lang ng 24 oras nang manalasa ang Bagyong Maring, lagpas 625 millimeters ang ulang ibinagsak nito. Marami raw mga bahay at development, pero kapos ang kapasidad ng drainage system. So ganun ang nangyari sa Trinidad, especially doon sa strawberry farm, sa trading post, na kung saan malakas yung ulan natin, wala na siyang malabasan na madaling bumaba. Ganun. So naipon siya doon. Sabi ng Baguio City LGU, ongoing na ang proyekto para sa mas maayos na drainage system. Sa Itogon, gumuho ang pag-asa ni Regan sa pagpanaw ng kanyang misis na si Cherry matapos bumagsak ang pader kung saan sila natutulog. Sinasabi ko sa kanya na bumaban siya para mabuhay. Wala akong magawa kasi hindi ako magagalaw. Natatabunan na ako. 10 minutes. 10 minutes yun. Yung huling hawak niya, makapit na, pero nung sumunod, wala na. Hindi na kumapit sa akin. At Pia, sa latest update ka ng NDRRMC ay abot sa 30 ang nasawi dahil sa Bagyong Maring at halos 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Live mula sa La Union, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Ready, set, go na ang mga sinehan dahil pwede na sila magbuka sa ilalim ng Alert Level 3 sa NCR. Wala na rin pong age restriction sa paglabas ng bahay pero hati sa bagay niya ng mga LGU. Saksi, si Maris Umali. Magandang balita ang Alert Level 3 para sa mga tauhan ng restaurant gaya nito. Mas malaking capacity na kasi sa dine-in, kaya mas marami na rin ang back to work. Magkakaroon din kami ng increase of manpower para po makapag-serve po ng mas maayos po sa mga customers natin na papasok sa amin. Coming back soon na rin ang mga sinehan na puspusan din ang paghahanda.
Una-una, ito po ay para sa mga bakunado lamang. Pangalawa po, 30% sitting capacity, wala po yung magkakatabi. Tapos number three, meron pang guidelines na inisyo po ang ating DOH na kinakailangan may ventilation, may use of air purifier system. Malaki po ang ipinagbago ng setup ng mga upuan sa sinihang ito. Imbes na yung dating mahabang row ng mga dikit-dikit na upuan, ang ginawa nila ay tinanggal na nila ang ibang mga upuan at nagdagdag ng mga aisle para talaga masiguro masusunod ang physical distancing at maximum capacity. Prior to pandemic, we are inducing 30% fresh air sa sinihan natin. But during the pandemic or ngayon na magbubukas kami, we converted our cinemas to induce 100% fresh air sa mga sinihan natin. So katulad yan ng isang sasakyan na nakabukas yung ng maliit yung window para nakakapasok yung fresh air. Bawal ang popcorn dahil bawal magtanggal ng mask para kumain. Pero happy na rin ang mga empleyado makakapag back to work. Wala kaming ibang mahanap na trabaho. Antay-antay lang na magbubukas. Mahirap sa amin noon, ma'am, nung nag-lockdown. Wala kaming makuha na ng budget. Nag-alala kami kasi hindi namin alam kung kailan talaga. Pero sabi ni Health Reform Advocate Dr. Tony Lechon, posibleng mas mataas ang chance na magka-COVID sa sinihan. Dahil indoors ito, pwedeng magkumpulan ng mga tao at hindi magandang ventilasyon. Sagot ng Malacanang, isipin din po natin yung mga naghahanap buhay na related sa mga sinihan. Hindi po natin sinasakripisyo ang kalusugan, ha? Kasi nga po dumating na tayo sa punto na halos 80% na rin ang bakunado dito sa Metro Manila. Sabi naman ni Lechon ay intindihan nila ang sitwasyon ng cinema industry. Pero gusto lang nilang maunawaan kung paano ipatutupad ang muling pagbubukas ng mga ito para iwas dagdag kaso. Dalawang araw nang nasa 7,000 ang new COVID cases sa bansa. Higit 5,000 ang new recoveries at 154 ang new COVID deaths. Sa datos ng DOH na hinimay ng Okta Research, 30% ang ibinaba ng daily average ng mga kaso kumpara nung nakaraang linggo. Lahat daw ng LGU sa Metro Manila nasa moderate risk. Kaya mas mababang alert level pa sana ang gusto ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion. At least 70% capacity raw ang kailangan ng mga negosyo. Ganyan ang outdoor capacity na pinapayagan sa ilalim ng Alert Level 2. Pero tingin ni Concepcion, pwede pang mag-Alert Level 1 ng NCR dahil sa pagbaba ng new cases at pagdami ng nababakunahan. Pero sa ngayon, Alert Level 3 muna ang NCR simula sa Sabado hanggang October 31. Kasama sa mga bubuksan muli ang mga amusement park na isa sa mga pangunahing suki ay mga bata. Wala nang age restriction ang paglabas ng bahay batay sa bagong guidelines ng IATF. Pero pwedeng magtakda ang LGU ng limitasyon base sa edad at comorbidity. Meron silang kanya-kanyang executive order on whether or not they will allow the extent of activities that they will be allowed to go into. Pinag-aaralan pa ito ng ilang LGU gaya ng Quezon City at Marikina. Para naman sa Paranaque at San Juan LGU, hindi pa muna dapat payagang lumabas ang mga bata, matanda at may comorbidity. Ang Makati at Navota susunod sa IATF guidelines. Sa Valenzuela, bawal pa rin lumabas ang mga edad 17 pababa at 66 pataas, mga may comorbidity at mga buntis, maliban kung essential o para sa trabaho. Para sa WHO, it is important to understand that we are trying to manage and bring back as much economic activity as possible while not putting people's lives at risk. We now have less than 2,000 cases on the average on a daily basis in NCR. We want to see that going down further. And so we need to be very careful in calibrating and adjusting the restrictions. May mga rehiyon din na pataas pa ang kaso. We are not completely out of this and we need to be very careful about the messaging and the relaxation of the non-pharmaceutical interventions. Bukas, sisimula na ang pilot vaccination para sa mga edad 12 to 17 na may comorbidity o kondisyong medikal. Itong mga batang ito ay hindi na mga muskos, ay mga sariling pag-iisip na rin sila, no? 12 to 17 years old. So very important din na explain sa kanila yung gagawin na procedure, yung vaccination. Sa PGH, limitado muna ang pediatric vaccination sa mga pasyente nila. Kailangan ng pre-registration at bawal ang walk-in. Eventually po, baka ma-expand po yan sa mga pasyente naman na mga private patients po na mga consultants sa PGH at maaaring yung iba pa pong mga kabataan na may comorbidity.
Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Malapit ang binaril sa ulo ang isang barangay kagawad sa Pasig. Sabi ng isang kaibigan, matagal na raw may pagbabanta sa buhay ng biktima. Mula sa Pasig, saksi live si Corinne Katibayan. Corinne? Igan isinugod pa sa ospital si kagawad Nicky Cruz matapos siyang pagbabarilin ng di pa kilalang salarin. Pero pumanaw rin bandang alas 6 ng gabi. Nakasinding kandila sa kainan sa Barangay Rosario, Pasig, ang palatandaan kung saan itinumba si kagawad Nicky Cruz pasado alas 4 kaninang hapon. Kwento ng kanyang malapit na kaibigan na may-ari ng kainan, nakaupo raw si Cruz kanina kakwentuhan ng ilang residente nang may lumapit na lalaki at binaril si Cruz sa ulo. Agad naglakad palayo ang gunman. Ayon sa isang saksi, may isa pang kasama ang salarin na nagsilbing lookout. Sinubukan pang i-revive si Cruz ng mga taga-barangay bago isinugod sa ospital kung saan siya binawian ng buhay kalaunan. Tumangging humarap sa kamera ang kaibigan dahil sa takot para sa kanyang buhay. Pero anya, matagal nang may death threat si Cruz dahil aktibo raw siya sa kampanya kontra droga. Agad kong pinapunta yung aking mga personnel para i-validate. Yun nga, nakumpirma nga na si kagawad Nicky ang biktima, kaya nagpakandak agad ako ng follow-up operation para sa possible arrest ng mga suspect, possible identification at arrest ng suspect, ng gunman. Dagdag ng police, base sa mga impormasyon na nakuha nila mula sa mga witness, nasa 20 to 25 years old ang itsura ng mga suspect. Patuloy ang follow-up operation ng mga police dahil sa insidente. Live mula rito sa Pasig City, ako si Corinne Katibayan, ang inyong saksi. Tutol maging ang health secretary sa pasya ng IATF na hindi na i-require ang quarantine sa mga Pinoy na galing sa mga bansang mabababa ang kaso ng COVID-19. Ang sagot ng IATF spokesman sa pagsaksi ni na June Veneracion at Ivan Mayrina. Lahat ng Pinoy na nagbabalik bansa kailangan bunuin noon ng 14-day quarantine. Pero sa bagong polisiya ng IATF, hindi na yan required basta fully vaccinated ang Pinoy. May negative RT-PCR test result 72 hours bago ang flight at nanggaling sa ngayon 49 na bansa at teritoryong nasa green list o may mababang kaso ng COVID-19. Mamaya po, pupulungan muli yan para iripasok po kung ano yung mga green list. Pero gaya na aking sinabi, ito pang lugar na saksakan ng baba naman ang kaso ng COVID at wala naman pong risk. Pero hindi pala unanimous sa pasyang ito ang IATF, lalo na ang mismong health secretary. I would have chosen a more conservative quarantine requirement. Gusto ko rin na pagdating dito, test ulit. Tapos habang inaantay, mag-quarantine muna siya ng mga 3 to 5 days. Tapos kung lumabas yung result, kung negative naman, edi mag-home quarantine sila hanggang 10th day. Wala raw sina Duque, Interior Secretary Eduardo Anyo at COVID-19 Task Force Chief Implementer Carlito Galvez Jr. nang ilabas ang desisyon kahapon. Sagot ni IATF spokesman Harry Roque kung tutuusin daw ang mga bansa kung saan may pinakamaraming Pilipino nasa yellow list at hindi saklaw ng bagong patakaran. Batay sa Survey on Overseas Filipinos ng Philippine Statistics Authority noong 2019, Saudi Arabia, UAE, Hong Kong at Taiwan ang preferred o patok na destinasyon ng mga OFW. Maliban sa Taiwan, lahat ay nasa yellow list. Kung galing sa yellow list sa magbabalik bayan, kailangan pa rin mag-facility-based quarantine, mag-test sa day 5. At kung negatibo sa COVID-19, mag-home quarantine pa rin hanggang day 10. Kung hindi naman fully vaccinated kahit galing pa sa green list, kailangan pa rin mag-quarantine. Ang panibagong travel rules na ito, isa sa mga pagluluwag kasabay ng pagbaba ng NCR sa Alert Level 3 simula Sabado. Asahan dahil dyan ang pagdami ng tao sa labas. Pero sa mga pampublikong sasakyan, walang adjustment sa kapasidad, sabi ng Transportation Department. Sa road-based transportation po, tama po, ang maximum po natin ay 50% seating capacity. Para po sa ating mga tren, I understand they are implementing 30% seating capacity po in view of the one-seat apart rule po ng ating IATF. Kaya ang ilang jeepney driver, hindi na umaasang tataas ulit ang arawang kita. Unang biyahe ko dito may 150, minsan 100, minsan nga wala talaga, bandulik rudo lang. Sana medyo maglubag-lubag na para makaano naman po kami, kabawi naman ito.
Talaga, oh, tiis-tiis lang po talaga kami. Pag bumaba po ng level 2, maaaring na daw pong i-increase ang capacity. Pero ang kagawaran po, if you will recall, we pushed na may increase na po ito ng ating seating capacity, lalo na po ngayon na tumataas yung presyo ng ating krudo. Dumami man daw ang sasakay, sabi ng ilang transport group. Lugi pa rin sila sa pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo. Ako si Jun Van Racion. Ako si Ivan Mayrina. Kami ang inyo. Saksi! Huling araw po ngayon ang pagpapatala para sa overseas absentee voting sa eleksyon 2022. Sa Hong Kong, dikit-dikit na ang mga nakapila na sinakop ang kalahati ng isang footbridge. May mga inabutan ng cut-off kaya bigo magparehistro. Ayon sa konsulado, kinailangan na nila mag-cut-off dahil full capacity na sila. Napot na rin ng Hong Kong Police ang dagsa ng mga tao kaya kinailangan na silang paalisin. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng COMELEC tungkol dito. At nitong Setyembre, halos 1.5 million na ang overseas absentee voters para sa eleksyon 2022. Dainsulto raw si Senador Pig Lacson sa pahiwatig na umatras na lang siya para mabuo ang Robredo-Soto tandem. Nangyari raw yan sa isa sa kanilang unity talks na ayon kay Vice President Lenny Robredo ay hindi nagtagumpay dahil sa mga anyay non-negotiables. Saksi si Sandra Aguinaldo. Ngayong nakapag-file na ng kandidatura sa pagkapangulo, muling tinanong si Vice President Lenny Robredo tungkol sa isinulong niyang unity talks para pagkaisahin sana ang mga pwedeng itapat sa kandidato ng administrasyon. Sa kanyang pagharap sa Rotary Club of Manila, sinabi ni Robredo na ang pagtakbo niya ang signal ng kanyang pag-move on sa isinulong na unity talks. Hindi nagtagumpay ang unity talks dahil meron daw ilang bagay na para sa kanya ay non-negotiable o hindi madadaan sa usapan. When the unification talks collapsed, in fact, I was even on the verge of just weighing which of those contenders would be, you know, would make the most sense for me to support. But then, because my non-negotiables were still there, at the last minute, I decided to run. Hindi idinetalya ni Robredo kung ano ang kanyang mga non-negotiables, pero binanggit niya dati na isa dito ang pananaw ng isang kandidato sa pamilya Marcos. Kabilang sa mga kinausap ni Robredo, sina Senador Panfilo Lacson, Senador Manny Pacquiao at Manila Mayor Isko Moreno. Sa Pandesal Forum kanina, sinabi ni Lacson na ang nais umano ng kampo ng Vice President ay magkaisa sila sa ilalim ni Robredo. Kinuwento rin ni Lacson ang pangyayari sa pangalawa nilang pagpupulong na di niya nagustuhan. Nagmuestra raw si Drilon at pinahiwatig umano na bumuo ng bagong tandem, si Robredo at ang mismong running mate ni Lacson na si Senate President Tito Soto. Ang nakakita raw nito at nagkwento kay Lacson si Soto mismo. When I was told that, I felt insulted, you know. Had I noticed that when it happened, I could have stood up and left that meeting. Because sa akin, it's too insulting, ano, to say the least, na in your face, sabihin sa'yo na mag-withdraw. Sa pagkakaalala raw ni Soto, sinabi ni Dirilo na malakas na tandem ang pagsasanib nila ni Robredo sabay turo sa direksyon nila. Pero sabi ni Soto, tigilan na ang issue, total hindi naman ito natuloy. Sabi naman ni Drilon, hindi niya naaalala ang sinabi ni Lacson na pagturo niya at lalo na ang interpretasyon nito. Wala na daw siyang dagdag na komento. Hininga namin na reaksyon ang kampo ni Robredo tungkol sa insidente pero wala pa silang sagot sa ngayon. Sa isang forum kahapon, tinanong din si Moreno tungkol sa unity talks pero ang sabi lang niya, kaya niyang makipagtrabaho kahit kanino. Hinihinga naman namin ng pahayag si Pacquiao tungkol sa hindi natuloy na unity talks. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Dalawang rider na sumemplang nasawi at dalawang jeepney na bangga ng truck. Ang kabi-kabilang mga disgrasya sa pagsaksi ni Darlene Kai. Wasak ang jeepney ito na puno ng mga itlog kaninang madaling araw sa SLEX northbound sa Cabuyao, Laguna matapos mabangga ng isang parating na truck. Nakagilid noon ang jeep matapos maflata ng gulong at tinutulungang ikumpuni ng isa pang jeep. Patay ang driver ng naka-aberyang jeepney. Dead on arrival naman sa ospital ang dalawang pahinante ng mga jeep habang ang umasisting jeepney driver nagpapagaling. Inaalam pa kung naaresto ang driver ng bumanggang truck.
Sa Lawag, Ilocos Norte, patay matapos sumemplang ang rider na si Richard Baruidan. Tumama ang ulo niya sa sementadong daan. Sabi ng pulisya, hindi nakasuot sa ulo ng biktima ang dala niyang helmet. May rider ding nasawi sa Orion, Bataan. Sumalpok ang motorsiklo ni Eduardo Reyes sa nakaparadang six-wheeler at pickup nang lumipat siya sa outer lane. Dead on arrival sa ospital si Reyes. Sa Malabon, dalawang kotse ang nagsalpukan sa MH Del Pilar Street. Damay at sumemplang ang isang motorsiklo. Ang pasahero ng isang sangkot na kotse na pahandusay sa daan. Isinugod sa ospital ang limang nasaktan. Isa sa mga tinitingnang angulo sa investigasyon ay kung nakainumang driver ng bumanggang kotse. Hulikam naman ang pagtaob ng isang kotse sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Sumalpok ito sa nakatumbang concrete barrier at poste ng footbridge. Sugatan sa binti ang driver na tumangging humarap sa kamera. Ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Tubig bumulwak mula sa tubo ng Maynila sa Sampaloc, Maynila. Natamaan kasi ito ng backhoe na naghuhukay para sa drainage. Humina o kaya'y nawala ang tubig sa mga katabing bahay at establishmento. May ilang residenteng sinamantala ang pagsalok at pag-igib mula sa nabutas na tubo. Kinukumpuni na ng Maynila ang nasirang tubo at naibalik na rin ang normal na supply ng tubig. Halos 60 milyong pisong halaga ng umano'y smuggled agricultural products nasabat sa magkahiwalay na warehouse. Sa Maykawayan, Bulacan, 50 milyong pisong halaga ng mga puslit na sibuyas, bawang at luya ang nasamsam. Habang sa Valenzuela, 60 milyong pisong halaga ng smuggled agricultural products ang nabisto. Inaresto ang mga tauhan ng mga warehouse. Sinusubukan pang kunin ng GMA News ang panig ng mga may-ari ng warehouse na nakaharap sa kaukulang reklamo. At yan ang mga balitang ating sinaksihan, mga igan, 72 araw na lang, Pasko na. Ako naman, Arnold Clavio, ito ang inyong Liga ng Katotohanan. Ako po si PR Canghel, hanggang bukas para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! Yung sinasabi mo ngayon, yung specialty namin dito sa Love Life Insurance, especially yung mga sinabi mo katulad na ganyan relationship na may history ng pagtataksil, no? Ay, gusto ko yan. Gusto ko yan. Siyempre kasi ang dami ko nang na-invest sa kanya, no? Okay. Like, siyempre ang dami na naming oras na napagsamahan. Mm-hmm. Tapos siyempre ang dami ko na rin mamahaling regalo na ibigay sa kanya. Tapos aagawin lang siya ng iba. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.